Isa si Nicky na dadalhin siya ng kanyang ipinagmamalaking track record sa Malacanang. Yung criticismo na parang lumilipad ka sa langit, na you don't have your feet on the ground. Hindi totoo yon. In fact, people are calling me a practical visionary. I've done so many things which people said were impossible. Whoever brings something new, of course, you'll be branded as not being realistic. But for me, that's where change, you know, that's where change happens. I mean, change comes from people who are deviants, who we think are crazy. Si Nicky ba crazy? Crazy in a good way. He's an ideas person. Ibinahagi ni Nicky ang kanyang mga ideas kung paano dapat solusyonan ng susunod na Pangulo ang ilang mga issue. Anong position mo sa population control? Yung sa reproductive health bill, ako, I would personally revise that bill to balance right to life and right to choice. We should also increase the discussion of responsibilities, but both of which can only come if there's proper education. Right to life, I don't agree with abortion. Well, the reproductive health bill does not have abortion. It is against abortion. Okay, if that's clear, Don, then that's good. Yung peace process. I'm going to restart peace negotiations. Dapat may proper consultations on both the Christian side and on the Muslim side. Number two, dapat maklaro yung relationship between the Bangsamoro juridical entity na gustong itayo and the central government. Kasi I will not go for a state, a totally different nation state that will break apart the Philippines. Yung ating utang? Siguro yung mga foreign debt that were tainted with obvious corruption will be subject for renegotiation to the lenders. Ito siguro yung isang hindi ginawa ng mga previous governments. Feeling ko the government could have negotiated more strongly on those crony debts. Kasi, martial law, alam ng mga foreign borrowers that were lending to a dictator under terms that were unjust or problematic sa Philippines. Pork barrel? I'm going to campaign against pork barrel. Executive Order 464? I think I'll remove it. Kakasuhan mo ba si Jimmy? If there's prima facie evidence, yes. Paniwala ni Dave, sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo, si Nicky Rao ang taong di kakainin ng sistema. He will change the system. Yung katigasan ng ulo nun, asset ba yun o liability? Pareho. You know, I mean, it's an asset because, you know, talagang, dahil pagka may prinsipyo yan, you know, pag hindi, he's not gonna bend. Inamin ni Panji na may mga pagkakataong nasampulan niya ang tigas ng ulo ni Nicky, pero mabilis raw nilang naaayos ang di pagkakaintindihan. Pinasurpansin talaga yan sa Facebook. May mga nakapagsabi rin daw na iniiwan ni Nicky ang ibang kasamahan sa kanilang mga proyekto. Ipinagtanggol ni Panji ang kaibigan. Maraming ganyang parang they feel like they've been abandoned. Pero si Nicky kasi, he's very principled. Di naman basta nawawala yan eh. Palaging may dialogue, palaging may agreement. Sa ngayon, nakainike ang mga boto ni Panji at Dale. Pero ang iba nilang mga kasamahan sa grupong pag-asa, ibang kandidato ang sinusuportahan. Sa akin, kung may makakakaya against the odds, it would be him. Really? Because it's always done things against the odds. Isang bagong partido ang binuo ni Nicky para sa 2010 elections, ang Pangmasa. Nag-isipan namin, ano yung actual pangalan na makakapture yung gusto namin gawin? So ginawa namin partido ng marangal na sambayanan. Sambayanan kasi tayong lahat ang magbabago ng Pilipinas. Marangal, mababago lang natin ang Pilipinas pag tayo lahat ay marangal. Hindi raw gagasta ng higit sa 2 milyon ng sariling pera sa kampanya si Nicky. Umaasa siya sa mga donasyon. From a very, very purely realistic point of view, Nicky, when you talk about support, yung mga businessmen na may kakayahang magbigay ng pera, mga sigurista yan eh. Hindi kami masyadong nag-aasa sa mga negosyante ngayon. They will come late in the game. You don't believe money is the operative word? Hindi. We believe more that goodwill of volunteers, real passion for a different country will result in money flow. Isa si Romy sa mga volunteers ng Pangmasa. Walang eksaktong bilang ang mga miyembro nila, sabi ni Romy. Pero tuloy-tuloy daw ang pangangalap nila ng suporta kay Nicky. Sa ngayon po, unti-unti po kaming bumababa. Hinugot po namin sa bawat mamamayan ang isang leader na ipinapakilala po namin sa katauhan po ni Nicanor Perlas. Masasabi ko pong 20%
naniniwala sila na magagawa ni Nicanor Perlas at sumusuporta po sila. Tiwala si Romy na masusungkit ng kanilang kandidato ang posisyon. Sa loob po ng maikling panahon na to, kung may papaabot po namin sa sambayanan ang kanyang adikain, ang kanyang intensyon, hindi po imposible. Bagamat nag-apply na ang pangmasa para maging lehitimong partido sa COMELEC noong Agosto, di pa ito na aaprubahan. Do you have a running mate? At this point, there are some possibilities but we are in discussions both at the vice presidential and senatorial level. So you're running with a full slate? That's the objective, but if that doesn't happen, it's not going to stop me from running. Is he running to win or running just to prove a point? He's running to win. He's running to win. Yeah, and I hope he proves a point. Sakaling maupo sa Malacanang, may gusto raw patunayan si Nicky. I think the most important thing to prove is that we as a Filipino nation can be much better than we really are. Magaling po tayo, Cheche, ang mga Pilipino, if you're given the proper support, the proper context. Matalinong Pilipino, matyaga, masipag, pag may proper motivation and leadership. Gusto kong baguhin yung Pilipinas in a way that we'll become respected once more as a nation. So this issue connected with it and fight against climate change more. Inyong napanood ang isa na namang episode ng Pro Profiles. Maglagon sa provetv.com at alamin ang posisyon ni Nicanor Perlas sa mga natatanging issue na dapat harapin ng liderato ng bansa.